Hello po, magandang araw. Nandito na naman ang Uchicherong Frog. Alam niyo po, sobrang saya-saya ko talaga ngayon. Sobrang saya ko. Kasi kagabi po, nag-create kasi ako ng vlog kagabi. Kasi parang ang lungkot-lungkot ko. Kasi sabi ko, sana naman, umayos na si Mygz. Kasi nung tanghali po kasi may mga naglabasang picture ni Mygz na nakita ko na okay naman siya, nakangiti, pero malungkot yung mata niya. Yun, sana bibigyan ko sana yun ng reaction kahapon, kagabi. Kaya po na-late akong manood nung kanyang bagong vlogs. Welcome home. Welcome to vlogging ulit, bunso. Diyos ko, pinasaya mo kaming lahat. Lahat kami ng mga Mygz fanatics, talagang pinasaya mo kami. Dahil nakita namin ang bagong ikaw. So, yun po. Ang saya-saya ko. Parang nanalo na kami dito ng sweepstakes. O, di po ba? Kasi po yun, gumagawa po ako ng vlog kagabi. Naggagawa po ako noon, nung time na yon. Bibigyan ko sana siya ng mga word of encouragement. Encourage ko sana siya na huwag kang magmukmuk dyan, may buhay ka pa, or kaya may role siguro, or may gusto yatang ipahiwatig sa iyo si Lord kung bakit nagkakaganyan ka. Yun po ang topic ko sana kagabi sa vlogs ko. Kasi gusto kong sabihin sa kanya na bumangon ka, huwag kang magpatalo sa mga mapanirang mga tao. Yun po talaga yung content ko sana kahapon. Ngayon, pagkatapos ko po nung matapos ko yung vlog ko, i-edit ko sana siya. Nakita ko, may notification ako sa YouTube na may bago palang upload na vlog si Mygz. Kaya po, late na late talaga ako na napanood ko yun. Kasi tinapos ko yung vlogs ko. Hindi ko na ngayon mai-air yung vlogs ko kasi inappropriate na siya. Pero ang saya-saya ko po. Siguro alam ko, masaya rin kayo. Kaya lang po, eto na naman. Titira na naman ang mga marites dyan. Alam nyo po ba, meron na naman nag-comment. Talaga naman, wala kayong katigil-tigil ha. Hindi pa kayo naging masaya na nakabangon na si Bunso ngayon. At talagang pinatunayan niya ang pagiging totoong tao niya. Huwag ka, kinwestiyon na naman po. Bakit daw hindi itinag si Mahal? At bakit daw, yun daw sanang itinulong ni Mygz doon sa may cancer patient ay idinonate na lang daw sana para ipagpagawa ng mausolyo. Oy, Diyos ko day, ano na naman kayang kaisipan niyan? Diyos ko day. Eh hindi, royal true orange. Ayoko na ng juice. Kasi po, ewan ko ba, mga isip ng mga to. Kasi po, ito ha, ito ang paniniwala ko dyan. Kung ako po yun, ito ay opinion ko lang. Masaya ako eh, pero maninira na naman ako dito. At tatamaan na naman dito, bukol na naman. At marami na naman ako magiging buzzer. At yun ay welcome po po yung pangbabash nyo ha, kung i-bash nyo ako dito sa sasabihin ko. Kasi po, para sa akin, ang patay po ay patay na. Natatandaan ko, may isang word sa akin ang tatay ko nang minsang nanaginip ako. Kasi namatay na po yung tatay. Matagal na pong patay tatay ko. Dati ay lagi akong pumupunta sa puntod niya. Tapos lahat ng aking mga problema, sinasabi ko doon sa tatay ko. Tapos halos araw-araw po yun. Ganun po ang ginagawa ko. Hanggang sa makapanaginip ako. Ang panaginip ko po, ang sabi ng tatay ko sa akin, Jong po kasi ang palayo niya sa akin. Ang patay ay para sa patay. Ang buhay ay para sa buhay. Sabi ko, ano kaya naman ibig sabihin ng tatay ko? Oh, sabi kong ganun. Pagkagising ko nung umaga, tinanong ko sa nanay ko yon. Sabi ko, Nay, alam niyo, napanaginipan ko ang tatay. Ang sabi niya nga sa akin, yun nga daw, ang patay ay para sa patay, ang buhay ay para sa buhay. Ano po ba yun? Hindi ko na-get. Sobrang lalim, sabi ko sa nanay ko. Sabi niya sa akin, simple lang yon, Ruth. Hindi mo naman iniisip. Sabi niya ganun sa akin. Ang ibig sabihin noon, anak, wag mo nang gambalain ang tatay mo dahil patay na siya. Kahit ano pa sabihin mo sa kanya, hindi ka na niya matutulungan at hindi ka na rin niya mararamdaman kasi wala na siya rito eh. Naroon na siya sa mundo ng mga patay. Ngayon, ang mga problema mo, sabihin mo sa kapwa mo buhay. Sabing ganun ng nanay ko. So, nag-gets ko siya. Tapos, oo nga naman, sabi kong ganun, oo nga naman, bakit ko kinakausap ay patay na yon. Una, hindi niya na ako maririnig. Pangalawa, kahit ano pang pinakamagandang bulaklak ang ilagay ko doon sa tatay ko, sa puntod niya, hindi na niya yun makikita eh.
yun lang din. Kahit pagawa natin siya ng pinakamagandang mausolyo, hindi na niya ma-appreciate yun. Kasi material na bagay yun eh, espiritu na sila. So hindi na nila kailangan ang mga material na bagay. Ang kailangan nila ay dasal. So para sa akin, bakit pa natin kailangan pag-aksahan ng malaking pera ang mausolyo? Eh samantalang hindi na naman yun mararamdaman nung taong patay na. Di po ba? Para sa akin lang yun. Wala na eh. Kahit sana ginawa nila yun, ay pinaramdam sana nila yung pagmamahal nila nung buhay pa tong tao. Di po ba? Kaya buhay si Mygz, iparamdam na natin sa kanya ang ating pagmamahal, ang pagsuporta natin sa kanya. Ang ganda-ganda ng adhikain niya, yung advocacy niya, maka-inspire sa mga tao, matulungan yung mga nangangailangan. Hindi pa ba tayo naging masaya doon? Diyos ko day naman, mga Royal True Orange naman, huwag naman kayong magawang bitter na ampalaya dyan. Wala na kayo talagang maisip, no? Eh, para sa akin, mas, ano yun, mas makabuluhan yon na ang gawin mo doon sa pera mo, itulong mo sa nangangailangan at sa mga taong walang-wala. Kaysa naman ipagpagawa mo ng isang magandang mausolyo yan, sino ba makikinabang dyan sa mausolyo na yan? Di po ba? Hindi na yan maa-appreciate nung patay. Kahit pa dahil na sila nasa kabilang mundo na. Yung mundo nila doon, masaya. So hindi na nila tayo kilala. Kasi po, iba na yung mundo nila eh. Hindi na nila tayo nakikita. Hindi na nila tayo nararamdaman. Di po ba? Hindi katulad nitong buhay. Pag ipinakita natin sa kanila ang ating pagmamahal, hindi naman tayo naglilingkod sa kapwa-tao eh. Pagka po tayo ay naglingkod at gumawa tayo ng magagandang gawain, hindi po tao ang pinaglilingkuran natin. Kasi ang ginagawa mo sa tao ay ginagawa mo rin sa Diyos. Yun naman ay ano ko yun. Yun po ay opinion ko lang. So, iba-iba kasi tayo ng relihiyon, iba-iba tayo ng paniniwala, at iba-iba tayo ng pananaw. Yun po ay pananaw ko. So, bahala kayo sa pananaw nyo. Basta yun ang pananaw ko. Eh, di ibas nyo ako ng ibas. Bakit kailangan daw na itagpa ang isa? Patay na nga po yun eh. Hindi na niya kailangan ang material na bagay. Hindi na niya kailangan ang pagiging famous. Hindi na niya kailangan ang kung ano-ano pa na pag magagandang puri dito sa mundong ito. Kasi hindi na niya yun maririnig, hindi niya na yun mararamdaman, at hindi na niya yun makikita. Yun po ay opinion ko lang. So, tigilan na natin yun. Pati itong trabaho ng isa, ang ganda-ganda ng ginagawa nitong isa. Suportahan natin, panoorin natin ang vlogs niya. Kasi po, alam natin, pagka sinusuportahan natin yung mga vlogs niya, nanonood tayo, ay makakatulong tayo kay Mygz para ipagpatuloy yung kanyang advokasiya. Napakaganda po ng advokasiya. Talaga humanga naman talaga ako dito sa taong to. Nako Mygz, shout out talaga sa inyo. Tapos tuwan-tuwa pa ako, nagpost pa si Christian na talagang ina-uplift niya yung tito niya. Sabi ko na, tama lahat yung aking mga analysis. So, hangang-hanga ako dito sa mga pamilyang to kasi mahal talaga nila ang isa't isa kasi full support sila sa family nila. Alam niyo po, di ba, sa isa kong vlog, sinabi ko yan eh, pag mahal mo sa buhay, full support ka, hindi mo yun ilalaglag. Di po ba? Pagka mahal natin ang isang tao, full support tayo. So, yung pamilya natin, full support yon dahil mahal natin yon. Di po ba? Sabi ko na sa isang vlog, say, pamilya na nga, nilalaglag pa. Diba? Ay, ang tamaan na naman dito. Ay, magalit. Ano ba? Ayan, naloloka na naman po ang inyong mami. Kaya Mygz, huwag mong pansinin ang mga bashers na yan at hangang-hanga kami sa pananahimik mo. Ako lang nang nag-ingay para sa'yo. Kasi ako ang attorney mo, pareho tayong attorney. Kung ikaw ang attorney nung isa, ako naman ang attorney mo. Pareho tayong attorney, no case. Tuwa-tuwa po talaga ako. So, sobrang saya ko ngayon. Nung napanood ko yung vlogs niya, medyo naluha talaga ako. Kasi una, na-inspire ako dun kay ate. Kasi, 'di ba, napakalalim ng pinagdadaanan niya, pero ang saya pa rin niya. Tinatanggap niya yung pagsubok sa kanya. So ganun din si Mygz eh. Tuwang-tuwa ako na nakabangon siya. Nakita na natin na nakabangon siya ngayon kahit na inilublob siya sa putikan, siniraan, tinadyakan, niyurakan, lahat na lang ginawa sa kanya. Pero hindi niya inintindi nyo. Hindi niya yun inintindi dahil ang pinilit pa rin niyang gawin ay ang kabutihang loob, ang tamang gawain.
na ikinalulugda naman ng nasa taas. Ay, hangang-hanga talaga ako sa iyo, Bunso Mygz. Sana lahat ng tao ganyan, sana ganyan din ako, no? Kaso, hindi naman ako ganyan kabait. Eh, Diyos ko, pag inaaway ako, papatulang ko yun, eh. Pero ikaw, hindi mo pinatulan yung mga taong ganun. Saan ka pa? Alam mo yung character na ito ni Mygz, ito nakita ko lang sa tatay ko eh. Meron pa palang taong ganun. Kaya nung namatay ang tatay ko, sabi ko, wala nang ganun. Eh pag nakita ko si Mygz, meron pa pala, para siyang tatay ko. So kaya napamahal po ako kay Mygz, kasi lahat po ng character na meron si Mygz, yun po yung character ng namatay kong tatay. Kaya proud ako doon sa tatay ko. At proud naman din ako dito sa anak kong si Mygz. Proud din ako sa totoong anak, ha? Kasi ito si Mygz, virtual anak ko to. So proud ako sa kanya, sa pagiging virtual anak ko. Pero yung totoong anak, proud na proud din ako sa achievement ng anak ko. Yun, so proud ako sa pamilya ko. So ayan, pamilya ko na din po kasi si yung mga Molino families. Pamilya ko na rin sila. Virtual family ko sila. Mahal na mahal ko itong mga to. Kasi nakikita mo yung pagiging totoong tao nila. Hindi talaga sila plastic. Ang sarap naman. Sana all. Sana all, hindi plastic, ha. Hindi yung magbibigay lang ng bulaklak, kailangan may camera pa. Ano ba yan? O kaya pupunta doon, kailangan naka-cover sa YouTube channel nila. Eto kay Mygz, dapat lang na-cover niya sa YouTube to. Kasi yung pong kikitahin nito sa YouTube channel niya, itinutulong niya. So tulungan natin ang advocacy yan nitong si Mygz Molino. Okay po ba, mga kabunso? Sana naintindihan ninyo ang ating advocacy, ha? Tumulong sa kapwa. At pagpatuloy mo yan, bunso, ang saya-saya namin at nagpakita ka na. Sana, ibig sabihin, i-accept mo na lang yung mga pangyayari. So, yung mahal mo sa buhay na nawala na, ilagay na lang natin sa puso natin yan. Forever na silang nandoon, hindi natin yan kalilimutan, pero kailangan natin kumilos ulit, diba? Dahil may buhay ulit tayo, buhay pa tayo, marami pa tayong role na dapat gawin dito sa mundo. Hindi naman tayo nilikha ng Diyos para lang tumanga dito eh. Siguro, meron talaga tayong mga role dito sa mundo. Hindi nga lang natin agad ma-pinpoint kung ano yon, kung anong gustong ipagawa sa atin ni Lord. At ikaw, swerte-swerte mo kasi pinakita na agad sa'yo ni Lord kung anong role mo dito. At masayang-masaya talaga ako. Masayang-masaya ako sa iyo, bunso. Kaya yung mga buzzer dyan, magsitigil na kayo. Diyos ko, uunahin nyo pang magpagawa niyang mga... Ewan ko. Di pagawa nyo. Pagawa kayo ng maganda job. Bumili kayo ng mga simento. Gawin yung marble. Simula Luzon hanggang Bisaya. Gawin yung ganun kalaki yun. Para makita ng buong mundo na pinag-aksayahan mo ng panahon yun. Aanhin mo naman kaya yun, no? Hindi ko rin alam kung aanhin nila yun. Kasi hindi na naman yun maa-appreciate ng patay. Ay, nako, ang tamaan. Bato-bato sa langit. Eto na naman po ang inyong lingkod. Masayang-masaya kami, bulso. Keep it up. Suportado ka ng buong Mygz family. Kami po yun. Lahat ng tao na nagmamahal sa'yo, suportado ka. Tandaan mo yan, Mygz. Pagpatuloy mo yan, we love you all. O, hanggang dito na lang po muna tayo at sa susunod ko uling vlogs, habang may tumitira kay Mygz, nandito ang kanyang mommy, virtual mommy, si Just Truth. Okay, happy lang, ingat, God bless and bye-bye! Panoorin nyo po muna yung bagong vlogs ni Mygz. Pagka po natapos yun ang panoorin, saka nyo na po ito panoorin. Okay po, para support sa ate, support sa kanya. Okay po, ilalagay ko na lang po yung link noon. Ingat po ulit. Bye-bye.